Vlogmas Day 15. Good morning! Today is December 15, 2017. And we're on the road. Ayan si Alan driving. Pagpunta kami sa bahay ni Lacarbs. Mag-playdate si Brent. Actually, yung playdate. Magla-lunch kami daw. Invite kasi kami na mag-lunch ko sa kanila. So, later. Octopus! Okay. Octopus yan. Tingnan mo, may tentacles. Lead naman ako. Ah, okay, okay. Naloko mo ako. Let's eat. Ano to? Ano to? Caponata. Caponata daw. Caponata. Pizza. Pizza. Mga homemade. Homemade. And then ito ano to? A fritada? Hindi ko. Ano ko dyan? Oh, yun. Basta yun yun. Tapos pusit. Tapos rice. Kasi si Alan. Ewan namin kung... Java ako na kami. Kain. Yung dalawa, sabay na lang sila. Liver. Mamaya ma-shoot sa bibig mo yung nerf. What is that? Scissors? Yeah. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Oh, sorry. You need to go. Pasensya na sa angulo ha, pero kasi wala akong makita na mapapatungan. Anyways, nagtutupi ako ng damit and magkukwento ako. At habang wala dito si Brent sa kwarto, ayoko kasi marinig niya na ako ng kwento ko. Last night, nung sinundo namin siya doon sa bahay ng best friend niya, kila Nathan. So, napansin ko yung bahay nila. Wala na yung trampoline, wala na ibang toys, and wala pa silang Christmas tree. To think na sila, first week of December, may Christmas tree na. Imposible naman na parang katulad namin na hindi rin sila mag-Christmas tree dahil unang-una wala silang pet. So, I asked yung nanny. Sabi ko, oh, what happened to the trampoline? Tapos, tinuro niya na nakatupi doon sa may gilid. Tapos, sabi niya, parang ipapack nga and then they're going to send it to France. At sabi ko, are they going to France for the holidays? Tapos, sabi niya, they're going home. Tapos, sabi ko, ha? Gumanon ako. Tapos tinanong ko yung anak ko kasi baka narinig. Tapos tinanong ko si Nathan and then sabi niya, we're moving back to France. We're going home. We are leaving Kuwait for good. Parang ganun yung sinabi niya kasi parang naguluhan na akong bigla eh. Di parang ako, hindi ko alam bakit pa ako nagulat. Eh back in June, napag-usapin na namin nung mom niya yon na they are planning to move back to France itong December nga. Pero once lang namin napag-usapan and parang hindi pa yata sure. So akala ko hindi na push through. So, it turned out, tuloy talaga. Then, napansin ko yung anak ko, si Brent, parang nalungkot siya. Siyempre nga naman, kung naintindihan ko na parang, kung ako nga na nanay, na malulungkot ako para sa anak ko kasi magkakahiwalay sila ni Nathan. Si Brent pa kaya na siya yung iiwan ng friend niya. Alam ko si Nathan, hindi pa nagsisink in sa kanya. And, alam mo yun kasi, hindi naman siya pupunta ko saan eh. He is going home. So, parang okay lang sa kanya. Though alam ko, mamimiss niya si Brent. Alam ko mamimiss niya kasi they've been friends since Montessori days. Mga 3 years old sila. So, ilang taon na sila? 9 years old. Mga 6 years. Magsi 6 years na mag-best friend sila. Nakita niya kasi na malungkot si Brent. So, sabi niya, don't be sad. It's not the end of the world. I know, syempre, na baka narinig niya yung sa mom niya. Pagka, siguro na pag-usapan na nila, na before, sabi nga niya, nalulungkot nga raw siya. Sabi niya kasi, may mga friends daw siya na may iwan, na mawawalan daw siya ng friends. And then, sabi ng mom niya na pagbalik nila, magkikain naman daw siya ng new friends. Keep in touch, ganyan-ganyan. Alam mo naman kasi sa panahon ngayon, napakadali naman talaga yung communication eh.
nandiyan ang internet, nandiyan ang FaceTime, nandiyan ang Viber, nandiyan ang WhatsApp or text, ganyan-ganyan, phone call. Sinabi ko na lang kay Brent, don't worry Brent, malay mo, if we have enough money, we could visit them in France. Alam ko malungkot talaga si Brent and hinahayaan ko siya maging malungkot and to express kung ano yung nararamdaman na it's okay to be sad. Gusto ko lang din ipaalam sa kanya na nandito lang si Mommy, if he needs hug, if he needs someone to talk to about his feelings. Pero, yun nga, nakakalungkot. Kasi, alam mo yun, parang naging family mo na rin. Yun yung isa sa mga parang pinagdadaanan ng ibang mga expats, mga OFWs, yung mga nakikilala nila dito, and then eventually, uuwi na for good. Kung maalala niyo siguro yung vlog ko before, bago ko nakilala si Jamie, yung friend ko na Korean, bago ako nakipag-meet sa kanya, I asked her if tatagal sila dito sa Kuwait, kasi kung sandali lang sila, masabi natin 1 or 2 years, and then, pagiging close kami, and then, bigla na lang silang aalis. Ayoko, wag na lang. I mean, okay na. Oh, hi, hello. Through messages, we don't need to build a friendship. And then, eventually, magkakahiwalay kami, and then wala na. Alam mo yun kasi yung attachment eh. And then, iba kasi talaga pag nandito ka sa ibang bansa, na malayo ka sa mga immediate family mo. Yung mga nandito, kung nasa ang bansa ka, yun yung mga magiging family mo na eh. Sabi nga niya sa akin before, nag-aral siya sa Pilipinas and then nakapunta sila sa Pilipinas and ang South Korea naman is napaka lapit naman sa Pilipinas and then kami naman, pwede naman namin sila i-bisita sa Pilipinas. Okay, mahaba na yung kwento. Back to Nathan. So, kinagabihan, nandito na kami sa bahay, nag-message siya kanyang mom niya. Nagsusorry kasi parang it seems na parang hindi raw ako aware na aalis sila and nagsusorry kasi baka hindi raw ako nasabihan. Alam niya kasi nasabihan daw ako. Totoo lang yun nga. I'm sad for my son. And syempre, I'm sad nga knowing that they are leaving. Tinatanong nga nila kung dito raw kami hanggang end of December. Hindi ko pa nababanggit sa kanya na uuwi kami. They are leaving on December 29. Okay na rin siguro na kami. Uwi kami ng Pilipinas ng December 23. Wala na kami dito pagka umalis sila. Kasi ang hirap pa na maghahatid ka sa airport, magkakaiyakan pa yan. Tsaka ayoko rin naman na sila parang may konting, alam mo yun, may heavy heart. I mean, syempre, may attachment na rin naman sila sa amin. Kumbaga, kind of, may mararamdaman silang lungkot, leaving Kuwait. Sinabi ko na lang sa kanya na parang sa summer, plan namin, parang naiisip namin na dalawin sila sa France. Oo nga pala, sabi rin ng mom niya, magpapahinga raw sila ng 6 months. Who knows, baka raw bumalik daw sila uli dito ng Kuwait. Or baka hindi. Ayoko umasa. Kasi baka hindi matuloy. Pero syempre para sa akin, gusto ko syempre kahit paano bumalik sila. Pero kung saan sila mas magiging masaya, kung saan makakabuti para doon sa mga bata. Ang alam ko, isa rin sa rason kaya na sila uuwi is because yung parents nung mom ni Nathan are not getting any younger and they want to spend more time with their grandchildren. Alam mo, ang hirap nung makikita mo yung anak mo na parang napapaisip and nalulungkot dahil malalayo siya sa best friend niya. But yun talaga yung buhay ng mga expats, walang permanente.